Ang pag-usapan po natin is kung ano po yung mga sikreto na nilalaman ng librong ito. Yan nakikita nyo sa screen, itong hawak po. Okay? So, yan po yung pag-uusapan natin. Hindi na siya sikreto eh. Para na po ito sa lahat, no? Yung The Secret to Saving and Building Your Future. Okay? Para malaman natin, no, how to become your own financial educator. Okay? Yan. So, let's start the training. By the way, my name is Andre Fabilio Jr. I'm one of the Executive Vice Chairman of IMG and I'm one of the licensed Associate Financial Planner in the Philippines. And I've been doing this po, itong advocacy and mission ng IMG for 8 years already. Ganyan na po ako katagal sa IMG. And I love this company so much because kung wala po siguro itong IMG, hindi ko po ma-achieve itong mga, kung ano man yung mga may pangalan ako ngayon. Okay, and because of this, I became entrepreneur and investor. Okay, with the membership benefits ng IMG, later on, kasi ang training natin, ihahatiin natin sa dalawa. First is the financial education side, which is the financial literacy. And the second part is yung ating membership benefits. Okay, para alam nyo kung ano po yung makukuha nyo pag nag-decide po kayo to become part of IMG. Okay? So, meron po akong Facebook account. You can add me po. Feel free to add me. And then, ayan, you can search also sa AFP website, yung aming pangalan. And you can also check out yung aming YouTube channel. Meron po kami mga IMG tutorials doon para continuous po ang training kahit may time challenges tayo. Okay? And meron rin, kami po ang nag-handle nitong newly opened natin na financial center dito sa Malolos, Bulacan. Okay? So, shout out po sa mga Bulakenyo dyan. Meron po tayong financial center dito. Okay? So, kung kayo po ay OFW at uwi kayo dito sa Pilipinas, feel free to visit our financial center. Okay? So, enough talking about myself. So, let's go straight na dun sa ating pag-uusapan. Siyempre, yung company. Sino nga ba si IMG or International Marketing Group? So, IMG is an affiliated organization of World Financial Group. So, doon po nag-start ang IMG, no? Sa US and Canada po ang base ang WFG. And this is established noong March 7, 2002. Kaya po, by this year, ng March 7 this year, we are celebrating yung 20th anniversary ng company. So, ganyan na po katagal sa financial industry ang IMG. Okay? And we assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a proper financial foundation. Diba? Napaka-importante yung information muna, no, bago kayo mag-execute. Kaya dito po sa IMG, unlimited po ang financial education. And we have established partnership with the biggest financial companies in the financial industry. Okay, so later on, makikita nyo kung sino yung mga naglalaki ang company na nakipag-partner kay IMG. Okay, so ang ating headquarters po, nasa Makati po, no? Nasa Kings Court Building 1 po, and meron din tayo sa World Center sa Makati. Okay, and meron na din tayo newly opened na of building mismo ng IMG sa Omnis, no? Prosperity Building. Pagmamay-ari na po yun ng IMG. Ganun na po yaman ang company natin, no? So, ayan po. And meron tayong mga different offices nationwide. And also, hindi lang nationwide. Siyempre, kung saan ako nang galing, no? Bago ako nag-for good dito sa Pilipinas, IMG introduced to me doon sa Dubai, no? Sa Dubai, UAE. So, shout out sa mga taga-Dubai dyan. Okay? Ayan, meron din tayong financial center all over the globe. Okay, so we are determined to provide 30 million people throughout the world of financial education that empowers them to have a better financial future. Ganyan po, kasipag ang mga financial educators and financial campaigners ng IMG all over the globe. Kaya meron tayong daily seminars, no? Para ready ang IMG to do the mission of, no? To educate yung mga kababayan natin. So that's why we have this 30M by 30 financial literacy campaign. Okay? So yan po yung target natin, no?
So, alam nyo ba, bago kami napunta dito sa target ng 30 million, ito muna ang pinagsimulan ng aming mission, no? So, ang unang target talaga is 1 million, no? 1 million by year 2020. Pero I'm proud to say, bago pa mag 2020, na-reach na po ng IMG yung target na 'yan, no? So, kaya po nag-upgrade tayo ng target, no? So, noong 2020 naman, nilaunch naman itong 10 million financial educated families by year 2025. And as of this time, nasa 4.9 million na po tayo, no? 4.9 million na po all over the globe ang na-educate ni IMG. Kaya, we upgraded to 30 million, no? 30 million by year 2030. So, tulong-tulong na po tayo, syempre, di ba? Yun po yung ano, magandang noble mission ng IMG. Okay? So, ito po, no? To help create wealth for families so that no family left behind. So, napakaganda ng mission kasi, yes, na-educate mo na yung sarili mo, nag-attend ka rin ng financial seminar katulad nito. Syempre, ang next target mo naman is to educate your family. Huwag mo naman silang iwanan, di ba? So, dalhin mo rin sila dito sa ating orientation para alam nila kung ano yung papasukin mo, di ba? And makakatulong talaga to sa kanila. Okay? Because we believe, no? Many people today are financially struggling due to lack of financial information. So, lahat po, no? Kaya maraming tayo nababalitaan ng mga kababayan natin na scam, di ba? Na nalugi ang business kasi nag-start ng business na hindi alam, no? Hindi alam kung paano patatakbuhin. It's because of lack of financial information, lack of financial education. Okay? Yan. So, patataasin natin yan dito sa IMG. And according to our president ng IMG, si Mr. Jose Enrique de las Peñas, according to him, the rich gets richer, it's good. But the average person also has the right to be wealthy. And I know that with the right information, he will have the same opportunity as the wealthy people. Okay? Napakaganda, di ba, ng mission namin at campaign. Alright? So, pangkalahatan na talaga siya. And, bakit kami nagtuturo ng financial literacy? Because of this reality, when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Smart people fail. Young people fail. Old people fail. Teachers fail. Engineers and doctors fail. Even high-paying job. Bakit po nag-ano yan? Bakit nafe-fail sila? Diba? Many end up retiring without enough savings. These people, take note ha, these people don't set out to fail. Sino ba naman gusto nun? Wala naman, di ba? Okay? And they do because they fail to plan and manage their personal finances. Doon po sila nagkulang, di ba? They lack financial education. Yun lang palang kailangan nating matutunan at the beginning. Yung personal finance, 'di ba? Kasi kung mas concerned ka pa sa buhay financial ng kapitbahay nyo, 'di ba? Ng gobyerno, pero yung sarili mong finances hindi mo pa alam kung paano i-manage, doon nagkakamali, 'di ba? Kaya kahit engineers and doctors nagfi-fail, even teachers nagtuturo na ngayon eh, 'di ba? Yan ang kailangan natin pag-aralan, yung financial education. And reality number two, many people believe that financial education is only for the wealthy. Yan din ang pagkakaalam ko dati. Kala ko pang Henry silang, pang Lucio Tan lang ang usaping financial education. Pero hindi pala. Dapat pang ano nga siya, pang average person, pang mahirap para yumaman, di ba? So, dapat open siya to public. Many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. Okay? Naniwala ka rin ba sa ganitong financial strategy? Ako po ay lumaki no sa ganitong strategy. Napatapos po ako ng aking magulang, ng aking nanay dahil sa utang. Okay? Kaya alam mulat na po ako nung ako ay bata pa lang. Okay? Kaya nung napakinggan ko tong orientation ng IMG, malaking impact talaga nito sa aking buhay. Hindi pala
solusyon ang pangungutang. Okay? Never. Alright? So, reality number three. Many OFWs or overseas Filipino workers, so shout out sa inyong lahat, work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor. Diba? Marami ba kayong naririnig na kwentong OFWs pagka-uwi after nila 20 to 30 years, diba? Nagpaalaga sa charity, namasada na lang ng ano, ng tricycle, diba? Hindi nakapag-ipon para sa sarili, lahat palabas, diba? Hindi nila alam na paghandaan yung future nila. So since nandito na tayo ngayon sa IMG, alam na natin na merong blueprint or merong tamang way para paghandaan yung pag-uwi nyo dito sa Pilipinas. Okay? So, yan po. Nalaman na natin na may mga ganyang kwentong OFWs, huwag na po natin gayahin. Okay? Maggumawa tayo ng tama, which is dito sa IMG, ituturo namin yan. And reality number four. Okay? If you save your 13-month for just 6 years sa mga countries po, especially sa Pilipinas na may 13-month pay, di ba? Kung ibabase mo to, isave mo yung nakukuha mo 13-month pay for 6 years only, no? So, 10 million yan, no? 10 million yan for 40 years. Huwag mo lang galawin after mo maitabi yung bonus na nakukuha mo every end of the year. No? Sacrifice ka lang for 6 years, di ba? And it could already change your life. Ganun lang eh. Minsan it's all about the mindset po. Okay? Huwag po, pagka ang iniisip kasi natin, extra money ko to, so ang gagawin ko, i-gagastusin ko. Yun ang financial mindset mistake ng karamihan. Okay? So tabi po natin yung nakukuha natin mga bonus or yung mga extra money na nakukuha natin aside sa salary natin. Okay? So, I'm going to reveal or i-share ko na po sa inyo yung ating, yung nilalaban ng ating libro nitong SSPYF book namin. Okay? Siyempre, mag-start tayo sa chapter 1 ng book, Knowing the Basic Financial Concepts. Okay? Financial independence is not only a dream. It is a priority that every person should aim for. Diba? So, lahat tayo may pangarap. Okay? Lahat tayo, bago tayo umalis ng Pilipinas or bago man tayo nag-start ng trabaho dito sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang pangarap. At napakalaki ng pangarap na yun, tama ba? Okay? Pero hindi natin alam how to take control of it. Okay? Siyempre, paano mo ito matututunan? Okay? Siyempre, una, alamin mo kung paano ka mag-generate ng income or to make money. Okay? Likas naman na masipag ang Pilipino. Okay? Kaya hindi na mahirap turuan ang Pilipino dyan. Okay? And second, save money. Okay? So, majority of us knows how to save money, pero after saving, ano ginagawa? Diba? Ginagastos din ba? So, I hope not, no? So, hindi pa pala natatapos dyan. Dapat, after mo save yung money mo, after mo itabi, yung natitirang pera, dapat, you should know how to grow your money. Dapat alam mo how to invest your money. Bakit? Mamaya, i-share ko sa inyo kung bakit, ha? And number four, protect money. So, may katagang kasabihan, no? Yung famous na kasabihan na pag namatay ka naman, di mo na madadala sa hukay yung yaman mo. Yes, that's true. Pero, di ba, meron kang loved ones na iiwanan sa mundo. So, yung dapat yaman mo, dapat may i-transfer mo sa kanila by protecting your money. Okay? So, kaya, importante na after growing your money, you should protect it para mapakinabangan po ng loved ones natin. So, no one else will do this for you except yourself. So, kaya dito sa IMG, tuturuan ka namin at the beginning, pero para hindi ka maging dependent for all the time. So, para maging financial educator ka din ng sarili mong finances. Okay? So, dapat po, alam natin yung apat na yan. Tuturo namin yan dito sa IMG. So, first, by building blocks of a strong financial foundation. So, karamihan siguro sa inyo, you attended this training because you saw yung Facebook ads namin, yung Jollibee,
or yung 20 pesos, pwede ka na makapag-invest kay Sharon Cuneta, yung Kaiser. Okay? So, isa lang po yan na elemento para po makapag-build tayo ng isang strong financial foundation. So, take note ha, hindi po kumpleto kung hindi mo ito susundin. Okay? You should follow the right procedure. Okay? Like building a house, you must build it from the ground up. Hindi po investment lang, hindi po insurance lang. Okay? Pag yun lang ang ginawa nyo, hindi po kayo makakapag-build ng strong financial foundation. Okay? So you should consider your healthcare and protection as a priority first. Okay? Nakita nyo, ang pinaka-real foundation of building wealth is yung dalawang yan. Bakit? Kasi kahit napakalaki na ng savings mo sa banko, no? Meron kang 100,000 sa banko or 300,000 sa banko, kung wala kang healthcare and life insurance, hindi po ito sapat. Diba? So, when you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. Okay? So, hindi lang sapat na meron kang investment kasi maubos at maubos lang din po yan. Diba? So, kaya, dapat ito yung priority muna natin, yung protection natin at healthcare. Okay? So, and getting long-term healthcare and life insurance are the best investments. So, karamihan siguro sa atin, iniisip natin, ay, bawas lang to sa aking sahod every month. Hindi po. Dapat, by now, you should consider this as part of your investment. Okay? So, ayan. A strong foundation will result to you having sturdier finances that can withstand any money-related storms and earthquakes. Following these 5 building blocks will help build and secure your financial future. So, yan yung importance ng pag-follow ng structure na to. Di ba? And let's talk about money. Yung strategies ng mga mayaman or wealthy people. Okay? So, una, most people spend money and save what is left. Okay? Isa ka ba dyan sa mga yan? Yung pagka-receive ng sahod, gastos agad lahat ng pera. Kung ano yung matira, yun na daw yung savings. Isa ka ba dyan? Second. Okay? But wealthy people, i-differentiate lang natin yung poor mindset versus wealthy mindset. Pero yung mga mayaman, they save first, no? Nag-ipon muna sila bago sila nag-spend ng pera nila. Diba? So yun yung better or tamang strategy. Dapat magtabi muna tayo ng savings natin pagka-receive natin ng sahod. Para hindi natin nasasabi, ay wala na natitira sa akin. Diba? Kasi yun yung, yun yung madalas na sinasabi sa amin dito sa IMG, ay wala na po natitira sa akin eh. Eh bakit? Kasi hindi ka nagtabi para sa savings mo muna bago ka nag-spend ng money mo. Diba? And second, most people consider healthcare and insurance as an expense. Isa ka rin ba dyan sa mga taong yan? But wealthy people consider healthcare and insurance as in an investment. Diba? Kakasabi ko lang kanina sa last slide ko. Diba? Best investment yan. Third, most people work hard for money. Okay? Siyempre lahat naman tayo, 'di ba? Bago mo talaga ma-reach ang pagiging mayaman or yung wealthy lifestyle, you should work hard, of course. That's true. Okay? Pero yung mga mayaman, they work hard and at the same time, they know how to let money work for them. Oh, 'di ba? Yun yung difference. Yung karamihan, trabaho lang trabaho, pero hindi nga sila marunong mag-invest. Okay? So, did you know that the difference between the wealthy and most people is the way they think about planning their future? It's all about financial planning. Yun lang pala yung ano doon, yung difference. Kaya nga nakakulay pula po yan, di ba? At nakakulay green. Ibig sabihin, if nandun ka sa pula, you have a poor mindset right now. But if you have this kind of mindset, nasa green ka, you have a wealthy mindset. But don't worry, okay? Huwag po kayo masasaktan sa sinabi ko, ha? But don't worry, ha? Kasi syempre, ang goal ng IMG is
to shift your mindset from poor mindset to become a wealthy, to have a wealthy mindset. Okay? Yan naman po ang mission namin. Okay? And next, the X-curve concept. Alam nyo ba to? Okay? Ito, napaka-powerful concept na to. Yet, very simple to understand. Okay? There are two lines na pinapakita dyan sa X-curve. The green line, the law of building wealth, yan yung pataas na line, yung savings natin yan, ha? And the law of decreasing responsibility, or yung yan, dapat pababa po yan. Yan ang goal natin. Kasi yan line po na yan, it represents our timeline. Okay? So, yung date ng pagkapanganak natin at yung date ng kukunin na tayo ni Lord. Okay? End-to-end line po yan. Alright? So, pero syempre, pag-usapan natin, when you, pag nag-start ka na mag-generate ng income, especially, pag ikaw na yung inaasahan ng pamilya mo, in short, you're the breadwinner. Tama ba? Sino ba yung mga breadwinner dito? Pwede kayo mag-type in sa chat box, ako po. Or thumbs up. Okay, para alam namin kung sino po yung mga breadwinner dito. Diba? Nag-start tayo ng malaki ang responsibility natin. Meron tayong mga kapatid na pinag-aaral. May mga anak tayo na kailangan bigyan ng basic needs. Yung parents natin. Tama? And we start, no, savings. That's, diba? Yan naman talaga ang totoo. And that's, syempre, younger years po yan. We work hard for the money. Okay? And ang target natin, habang tumatanda po tayo, dapat tumataas yung savings natin. Para sa older years natin, we have that big savings. At yung big savings na yan, ilalagay natin sa investment para yung interest nun, yung po yung mag-cope up ng ating mga or sasagot sa mga basic needs natin pag hindi na natin kaya magtrabaho. Okay? Kasi during that time, we have less responsibilities na. Tama ba? Ang responsibility na lang natin ay yung sarili natin. Di ba? So, and take note in life, okay? Sa buhay ng bawat isa sa atin, kung mapansin nyo, may if sa gitna. Di ba? Yan, nakikita nyo sa slide ko. There are two ifs in life. First if is, what if you die too soon? Yan, di ba? So, wala ka ng problema sa side mo kasi syempre, kinuha ka na ni Lord. Di ba? Pero ang may problema dyan, yung iiwanan mo. Especially kung nga ikaw ay breadwinner. So, paano kung wala ka pang savings? Diba? Napakalaki ng responsibility mo. Ang solution po dyan is to have an insurance. Diba? Kung mahal mo ang pamilya mo, dapat you put into writing. Dapat may insurance coverage ka na may iiwan na instant money para sa kanila. Para magtuloy-tuloy yung buhay nila. Okay? That's the first if. The second if is, what if you live too long? Okay? So, ano naman ang ano dito? Ano naman ang scenario? Good news ba to? O bad news para sa inyo? Okay? Sino nagsasabing good news? Pwede mong i-type in good news. Kung bad news, bad news. Type in nyo po para alam ko nagising pa kayo. Okay? So, good news po. Good news syempre, di ba? Binigyan tayo ng mahabang buhay ni Lord. Di ba? Pero magiging bad news ito kung hindi po natin mapaghandaan yung mahabang buhay na biyaya ng Lord sa atin. Okay? So, gusto nyo ba maging good news? Okay? Ang second if nyo, guys, guest, and teammates, gusto nyo ba maging yes? Kung yes po, okay? Kung gusto nyo maging good news, you should have an investment. Pagandaan nyo, pag-ipunan nyo na, starting right now, dapat regular kayo nagta-top up sa inyong investments. At syempre, habang malakas ka pa, dapat nagkumukuha ka na ng long-term healthcare. Kasi hindi mo na ito mabibili. No? Hindi mo ito mabibili pag kailangan mo na in the future. Okay? Ito po yung dalawang importanteng bagay. So chapter number 2, choosing the right healthcare. So, in the Philippines, a lot of sick people die not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for this cost. Diba? Marami naman po nagagandahang hospitals dito eh. Diba? Like last year, diba? Kinailangan namin na magpa-admit sa hospital. So, since napagandaan po namin at covered kami ng
healthcare ng IMG. So libre po 'yon, na afford namin mag Makati Medical Hospital, 'di ba? So pero kung siguro in the future hindi natin mapaghandaan 'yon, 'di ba? Anong option natin? 'Di ba? So pag na hospital na tayo, anong gusto nyo? Mapunta kayo sa executive pay ward or charity ward? Okay? Sino ang gusto mapunta sa executive pag na hospital? Okay? Sino? I hope lahat po tayo, syempre, 'di ba? At least kung di man afford ang executive pay ward, 'di ba? So, wag na wag po natin pangarapin mapunta sa charity ward kasi no choice na lang 'yan eh. Yung mga tao na napupunta sa charity ward ay no choice kasi hindi po nila napaghandaan yung healthcare. Okay? And syempre, 'di ba, pag executive, pag-aagawan ka ng ano, mga kapamilya mo na sila mag-alaga sa iyo, syempre naka-aircon eh. Compared sa charity, matatakot baka mahawa din sila, tabi-tabi kasi sila ng higaan. O, 'di ba? So, 'yan. Para po afford natin 'yan. So, paghandaan po natin yung healthcare. Okay? So, ano ba yung final test para masabi natin na maganda yung healthcare na ino-offer sa inyo or kukunin nyo? Okay? So, meron tayong four cornerstone. Okay? So, first is, dapat masagot tong tanong na to. First is, does it have both short-term and long-term healthcare? Okay? Kasi yung mga HMO, usually, short-term lang. Okay? Wala silang long-term healthcare. Okay? May long-term healthcare, walang short-term. So, dapat po dalawa, at least. So, second, does it have guaranteed renewal? So, may mga cases kasi na pag malaki yung claim mo this year, hindi ka na ma-renew the next year na mag-a-apply ka. So, dapat po guaranteed. Third, does it have guaranteed savings and investment? So, may mga products po na sasabihin sa inyo, may savings, may investment, pero hindi po guaranteed, no? So dapat mayroong guaranteed part at least, no? Para pag matured na yung plan nyo, may expected amount talaga kayo na makukuha. Okay? Then the fourth one is does it have life insurance or protection? Okay? Yung mga HMO products usually wala pong life insurance. Pure hospitalization lang. Okay? So, dapat meron din pong at least habang nag-aantay ka na maturity, you are covered with life insurance. Okay? So, yan po yung final test, ha? I hope na take note nyo po yung mga pointers na binigay ko sa inyo. So, chapter number 3, understanding the purpose of insurance. So, insurance is for protection should anything happen to you. And insurance is not a fun topic kasi karamihan sa atin, pag usapin insurance, ay ano lang yan, mapapakinabangan ko lang yan pag ano, no? Iba ang makikinabang yan pag kinuha ako ni Lord. Di ba? Yes, that's true. Ang makikinabang yan, pamilya mo. Di ba? Ang pamilya mo, loved ones mo yan, di ba? Kaya ka kumukuha ng insurance para protektahan yung future nila. Anything happens to you. Di ba? And ang insurances po ngayon, hindi na ganun. Traditional insurance product na po yun. Ang mga insurances ngayon, meron ng mga riders na tinatawag na kung ikaw mismo, meron kang terminal illness na sakit, no? Pwede po makovered yun, no? So, ayan. Hindi na lang po siya pag namatay yung insured. And this is a critical part of your financial strategy. Okay? Kasi nga, ang usapin dito is your loved ones. Diba? Most people have good protection on their houses, cars, but few have enough for their loved ones. So, sa mga na-experience po namin, no, for doing 8 years already in IMG, sa mga financial check-up sessions, pag tinanong mo sila, mayroon silang sasakyan, may bahay, insured yun lahat. Pero, pag tinanong mo sa family, mayroon din naman po akong insurance para sa sarili ko, para protected ng family ko. Pag tinanong mo magkano, 300,000, 500,000 po. Ganun? Sa tingin nyo, yung ganung amount of money, may kakapuntahan pa ngayon? Napakaliit ng amount na yun sa mga panahon na ngayon. Diba? So, dapat po, alamin natin yung proper
insurance coverage bawat isa sa atin. Okay? Kasi magkakaiba po tayo ng ano eh, ng kinikita. Magkakaiba rin po tayo ng proper coverage. Which is matututunan nyo dito sa IMG sa mga succeeding trainings po. Okay? So chapter number 4, managing debts effectively. So sa mga may utang po, marami pong IMG members dito no na nag-start po sila na isa sa mga big why nila is makatakas sa utang. Okay? And then right now, marami na pong nakatakas at ngayon naka-focus na sila sa pag-i-invest. Yan po ang kagandahan dito sa IMG. Okay? Ito lang po, no? Ginawa lang nila to, itong mga tips na ibibigay ko sa inyo. Okay? Kasi kung hindi po na, ang utang kasi, di ba, para siyang disease, para siyang sakit, alam niyo yun, pag may sakit ka, di ba, iniiwasan ka ng tao, di ba, so, kasi alam na may utang, utang, iniiwasan ka nila, di ba, so parang sakit din. Okay? It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Gusto nyo ba yun? So, imbes sana nakakapunta ka sa mga gathering, sa mga reunion, hindi ka makapunta kasi may tinataguan kang inutangan mo. So, para po hindi kontrolado ng utang nyo yung buhay nyo, i-manage po natin yan. Okay? Because here in IMG, we believe that you can never be truly free until you are debt-free. Okay? Prioritize po natin na i-zero out muna ang utang. Okay? So, here are some few tips to manage your debts. Control your debt or debt will control you. Ayaw natin mangyari yan, di ba? Na tayo na ang kinokontrol ng utang natin. Number one, pay off your credit card debts in full and on time. Huwag po yung minimum. Akala natin, naisahan natin si banko, pero hindi po. Tayo po naisahan ni banko kasi mas mahaba yung panahon ng pagbabayad natin ng interest ng utang natin sa credit card. Use cash or debit cards. As much as possible, huwag po kayo gumamit ng credit card. Kasi kung credit card, parang feeling mo unlimited eh. Di ba? Out of your salary, meron ka pang extra na pinanggagalingan ng pera. Pero utang po yun, hindi po yun source. Okay? So as much as possible, number 2, gawin nyo po. And third is, make a list of all your debts and pay them off one at a time. Okay? So kung marami pong utang, huwag pong isipin lang na marami. Dapat po, ilista nyo. Okay? And then you need to prioritize. Meron po kaming effective na strategy dyan na matututunan nyo sa advanced trainings natin dito sa IMG. We call it the debt management training. Okay? Deeper training po yun. Okay? And number 4, and meron ding workshop by the way, aside sa advanced training. Okay? And number 4, consider liquidating your savings and non-income producing assets. So, kung ang rason po is kaya ka nabound sa utang because you acquire, sabi natin house and lot, inutang mo yung house and lot or condominium, di ba? So, why not na ibenta mo na lang yun, tapos ipangbayad mo yung nakuha mong pera doon sa utang na yun. Then start another na tama na. Okay, yung tama na, hindi na yung mali. Okay? So number 5, prepay your mortgage. So very important na kung meron tayong extra money, di ba? Kung kaya naman natin ma-advance payment yung mortgage natin, so kausapin po natin yung mga bank agents. Okay? And number 6, very important, itong pinakagusto ko, increase your cash flow. Okay? So very important na matutunan natin na hindi lang tayo dapat or ma-realize natin na hindi lang dapat tayo nakarely sa ating mga income or sa sahod natin sa employer natin. So dapat alamin din natin how to become entrepreneur. Okay po? So just like here na IMG, sabi ko sa inyo, naging entrepreneur po kami dito because meron tayong business opportunity. Okay? Extra income. So chapter number 5, building an emergency fund. So, ano ba ang importance nito ng emergency fund? So, 'di ba, marami tayong mga emergencies na nangyayari sa buhay natin. Pero yung iba, nagiging pilosopo eh, 'di ba? Kasi sinasabi nila na ang sale daw
sa mall, di ba? Yung mga yellow tag ay isang emergency. At yung panganganak, emergency daw din yun. Paano nangyari na ang panganganak ay emergency? Eh di ba, alam mo naman, in 9 months, manganganak yung asawa mo or ikaw mismo manganganak ka. So paano nanging emergency yon? Ang emergency po ay isang scenario na wala po makakapredict kung kailan mangyayari. Pero alam mo yun, di ba? So hindi po emergency yon. Okay? So ito po, at mga kinds, no? Aside dun sa mga sinabi ko kanina, first is loss of job or income, hospitalized for extended time. Di ba? Tragic death, hindi natin alam din yan. Catastrophes like typhoon, flood, earthquake, and etc. Okay? Kasi typhoon, hindi natin alam na ganun pala kalakas, katulad kay Odette. Diba? So, how many of those people na handa sila, may emergency fund sila? No? So, para po handa tayo, anything happens, no? Kung ikaw naman ay OFW, like for example, sa Dubai, hindi naman masyado lapitin ng calamities dyan, pero syempre, ikaw pa rin ang ano eh, ikaw pa rin ang fund, ang source ng fund ng iyong mga dependents dito sa Pilipinas. So dapat handa ka rin doon, no? Sa emergency needs ng mga dependents mo sa Pilipinas. Okay? So no matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. Totoo po 'yan. Kahit gaano ka naka-organize sa tao, hindi mo ma-predict ang mangyayari sa buhay mo. Mangyayari bukas, mangyayari next week, next month. Okay? So dapat po lagi tayong handa. Financially, we ang strategy po natin dito is we need to save 3 to 6 months equivalent of your total expenses. Maganda kung total expenses, I mean mas maganda kung total income, ano na yung income mo na mismo. 'Di ba? Kung kawari, ikaw ay kumikita ng 30,000, at least sa savings account mo sa banko, dapat meron kang 90,000 pesos. 90,000 pesos po ah, hindi po para gastusin, para po sa emergency. At bakit nasa banko? Kasi madali pong i-liquidate. Huwag nyo pong ilalagay ang emergency fund nyo sa investment. Okay? Savings account lang po sa bank. Okay? Ayan. So kung kayo naman po ay may partner or may asawa, so dapat po at least 6 months kasi dalawa na kayo eh. Okay po? So let's go to chapter number 6, saving the right way. So meron palang wrong way. So kahit hindi ko po kayo naririnig, no, pwede nyo po ba akong sabayan dito sa nababasa nyo sa screen na katabi ko? So I've been working hard all my life, but I wasn't able to save anything. Where did my money go? So, every month ba nangyayari ba to sa atin? So, bago ako nag-IMG, ganitong nangyayari sa buhay ko din eh. Pagka-receive ko ng sahod ko, padala dito, padala kay mama, padala sa kung kanino man na dependents, di ba? And yun, syempre yung aking expenses and yung lifestyle ko, di ba? May matitira. Pero sa pagkadating ng ano, bago pa nga dumating yung katapusan, bakit ubos na? 'Di ba? So ano kaya ang rason doon? 'Di ba? We call it the rat cycle. So paulit-ulit na lang every month. Gusto niyo ba makawala sa rat cycle? Okay? So wag niyo gagawin yung wrong savings formula. Ito 'yon. So once you receive your income, ang automatic na binabawas mo expenses agad. Okay? Then kung ano raw yung matira, savings na raw yun. Diba? So, alam mo kasi may natitira eh. Tapos nasa wallet mo lang or nasa savings account mo lang, ang tendency, since alam mo may natira, babawa, ano mo? Igagastosin mo. Diba? So, and ang priority pagka sumahod dito sa mga companies na to. Diba? Naglalaki ang companies na yan eh. Mayayaman ng companies yan, tama ba? Pero bakit pagkadating ng sahod natin, mas priority pa natin silang payamanin kumpara dito sa nagtatrabaho na to, yung ikaw mismo. Diba? Ikaw na nagpapakahirap
na ma-receive yung income na yan every month, no? Hindi mo binabayaran yung sarili mo. So dapat, alam mo, alamin natin kung paano natin babayaran yung sarili natin, no? So, hindi po by spending a lot of money para sa mga lavish lifestyle natin, pambili ng designer clothes, ng mamahaling gadget, hindi po, hindi po ganung way. So, meron pong tamang way by using the correct savings formula. Okay? So, ito po ang tamang pagbabayad nyo sa sarili nyo. Once ma-receive nyo ang income, ibawas mo yung savings mo, then, tabi mo na agad yon. Tapos, kung ano yung matitira, pagkakasyahin mo sa expenses and lifestyle. Take note, expenses muna bago lifestyle. Alright? So, but we have a better saving formula. Okay? Regardless of our religion, okay? Kung Catholic ka man, Muslim, or Christian, so mas maganda po na fina-follow natin ng prosperity formula. Okay? So, once we receive our income, we give 10% para sa tithings natin. Okay? We give back to the Lord. All right? And yung 20% naman should go to your savings. Then the remaining 70%, all right? Yung 70% po will go to your expenses, and then kung ano yung matira after expenses, doon mo na papupuntahin yung lifestyle mo. Okay? So, ibig sabihin, kung walang natira after expenses, wala ka ng pang lifestyle. Huwag muna. Okay? Ang kailangan mo nang gawin is to increase your cash flow. Alright? So, hindi po rason na wala pong natitira sa inyo every month after saving. Kasi, meron po yan at meron po yan kung ipaprioritize lang po natin. Okay? So how are you doing so far? So sa mga nagtatrabaho po dito, kunin nyo po yung number of years working nyo. Okay? Kunin nyo po para alam nyo. And then kung magkano po yung average annual income na nare-receive nyo. For example, how to get the average annual income? So kung ikaw po ay kumikita ng sabihin natin 20,000, so times 12 mo lang yon para makuha mo yung average annual income mo. Tapos, yan, then let's use the formula, 10 years of working, for example, tapos 300,000 ang average annual income, in reality, the total amount earned is 3 million. Okay? So, sa mga nag-work dito ng 10 years, tapos 300,000, meron na ba kayong 3 million? Siyempre, out of 3 million, meron, mababawasan dyan yung mga padala, yung basic needs. At least, meron ka bang natirang natabing savings para dyan out of the 3 million? I hope meron, ha? Pero kung wala, syempre, kaya nga kayo umatin ng IMG, di ba? Para matutunan nyo. Okay? So, hindi pa huli ang lahat. Okay? So, it's not what you earn that counts, it's what we keep. We believe in this line. Kasi, di ba, kahit gaano kalaki ang sahod mo, kahit kumikita ka ng 100,000 every month, pero kung ubus biyaya ka, walang natitira every month sa 100,000 mo, hindi ka yayaman in the future. 'Di ba? Yayaman tayo doon sa natitirang or tinatabi nating savings. Okay? Yun po ha. So talo po ng isang tao na kumikita ng 30,000 tapos nakakapagtabi ng 10,000 monthly, yung tao na yun. Diba? So, sabi nga ni Sir Noel Arandilla, siya ang aming mentor no sa Wealth Academy. So, sabi niya, kahit gaano kaliit ang sweldo mo, meron at meron ka pa rin ginagastos kada araw na hindi mo naman kailangan. Okay? Relate ba? Hashtag relate ba kayo dyan? Kahit sabihin mo pa, 10 pesos lang yan, 100 pesos lang yan every day, hindi mo na re-realize na hindi mo naman pala kailangan yung ginagastos mong yun. O, diba? So, understand how money works. So, by knowing the rule of 72. So, rule of 72 po is a very powerful concept para po ma-determine natin kung kailan po dodoble yung
perang ini-invest natin sa isang company. Okay? So ito po yung formula ha. 72 divided by the interest rate. Kaya alamin nyo kung magkano yung interest rate na binibigay sa inyo ha. Para alam nyo kung kailan dadoble. Alright? So para po mas maintindihan nyo, I'll give some examples. So for example, you open a savings account in the bank, 10,000. Diba? Sa banko, sino pong nakakaalam ng interest rate sa banko right now? Sa savings account. Okay? So, sa video po, no, ma-share ko lang na sa 0.0015. I-round off ko na lang kasi marami pa eh. Imagine, sa savings account, kung meron kang 1 million pesos sa savings account mo na may interest rate lang na 0.0015, di ba? Ilan ang earnings niyan every month? Di ba? So, ito na lang ha, para mas madali nyo maintindihan. So, 10,000, tapos si banko binigyan ka ng 1% interest rate. Okay? So, using the rule of 72, 72 divided by 1 is equivalent to 72 years. So, i-add nyo po yung edad nyo ngayon. Okay? I-add nyo. For example, ako, ang edad ko is 28 years old. Okay? So, 28 plus 72 years, di ba? On my 100th birthday, no? Saka lang magiging 20,000 yung 10,000 ko sa savings account ko. Okay? So hindi ko pa pinakita yung deduction ng tax kasi meron pong withholding tax sa interest rate sa bank. 20% din po yun. Kaya kanina nung chinek yung isang bank account namin para sa emergency fund, may earnings siya, no? Pero binawasan din ng 20% ng gobyerno. O, di ba? So, ayan. So, ano lang ha, disclaimer lang. Hindi po ako against sa banko. I'm just showing to you what happens to your money if you put majority of your money in the bank. Ang banko, para lang sa emergency fund yan. Okay? Hindi po yan para sa investment. Alright? So, 72 divided by 4. Kung kuwari, inoferan ka ng bank ng time deposit. Di ba? So, sa time deposit, swerte ka na kung makakita ka ng 4%. Okay? 4%. Ngayon, mga 2% na lang eh. 2 to 3% na lang ang mga, yung mga kilalang banko sa Pilipinas. Okay? So, kung meron 4%, 72 divided by 4 is 18 years. So, every 18 years, dodoble yung perang nilagay mo dyan. Pero hindi ka makapag-open ng time deposit eh, ng 10,000. Ang minimum dyan is at least 100,000. Okay? So, for example, 100,000 every 18 years, no? After at age 29, after 18 years, naging 200,000. So, after 18 years na naman, sabi mo, liit pa eh. Ang liit pa nung 200,000, hindi ko pa yan gusto. So, antay ka ulit ng 18 years para maging 400,000 yan. So, after 36 years, ang kinita ng 100,000 mo is 300,000. Okay? Pero, ang tanong dyan, ano ba ang gagawin ni banko sa perang nilagay mo sa savings account mo? Papatulugin lang ba nila yan sa vault? Hindi, di ba? Alam nila na mas may mataas na interest rate. Okay? So, they know na meron 12%. So, yung 100,000 mo, nilagay nila sa 12%. So, following, using the rule of 72, 72 divided by 12 is 6 years. So, meaning, mas shorter. So, kung mas shorter ang time ng pagdoble ng pera, mas malaki yung potential of earnings ng investment mo. So, yung 100,000 mo, every 6 years dumadoble. So, after 36 years, yung 100,000 naging 6.4 million. Pero, ang nakuha mo lang dyan is 400,000 pesos. Bakit? Kasi yun yung binigay sa'yo ni banko eh. Ang may alam ng 12%, hindi naman ikaw, si banko. Kaya, sa kanya yung 6 million. Okay? Nakuha nyo po? So, gusto nyo ba na mawalan kayo ng 6 million?
After 36 years ng pag-i-invest, syempre ayaw natin, 'di ba? Gusto natin yung buong 6.3 million is mapakinabangan natin. Which is dito sa IMG, matututunan niyo po 'yan dito. Kung paano makapag-invest sa ganyang kataas na interest rate. Okay? People who don't understand how money works, they end up working for money. Yes, kaya mong ma-achieve ang 6.4 million sa pagtatrabaho, pero hanggang kailan? 'Di ba? Tabi ka ng tabi ng pera, 6.4 million. 'Di ba? Kung meron namang way para magtrabaho yung pera mo para sa iyo, 'di ba? But people want understand how money works, they let money work for them. Okay? So, wag po maging slave ng pera nyo. Okay? Gawin po natin sila yung empleyado natin. So, chapter number 7, growing wealth through investments. So, build long-term investments. So, dapat po ang mindset natin sa investment, it should be long-term. Okay? So, ayan. So, for example, ito ha, deeper explanation doon sa sinabi ko kanina. Kung ikaw ay naglalagay ng pera sa banko, ang tawag sa iyo ay depositor. Pero ang reality, ikaw ang nagpapautang, ikaw ang lender nila. Para meron silang invest na pera, at yung invest na pera mo sa mga companies na to, like government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, mga pautang, di ba? And real estate. So, kikita sila dyan ng 12% dyan sa mga investment na yan. Diba? So, pero ikaw na nagpautang, ang ibibigay lang nilang shares mo is 0.5%. Okay? So, diba? Ganun kaliit lang. Mas maliit pa nga yung reality dyan, diba? And, unlike dito sa tinuturo natin sa IMG, we encourage everyone, kasi automatic ka ng mutual fund investor pag nagpa-member ka dito. Ang kailangan mo lang gawin is regularly ka magdagdag ng investment mo. So, magiging shareholder ka or investor ka ng isang mutual fund companies. At yung mutual fund companies na yan, naka-diversified na yan sa mga companies na nakikita nyo like Jollibee, di ba? Like BDO, SM, yung paborito nating malls, di ba? Paborito nating channels. Pag kumita sila ng 12% sa mga companies na yan, okay, ang kagandaan sa mutual fund, kung ilan yung shares na hawak mo, yun din ang kita ng investments mo. Okay? Kaya nga tayo tinawag na shareholder eh. Okay? Because, kung baga sa bigas, ang binibili natin is kilo. Per kilo ng bigas. Sa mutual funds po is shares. Okay? Yan po ang ating basihan. O, di ba? Nung kitain ni mutual fund company, 12%, yun din ang kitain mo, 12% din. Ayan. So, sino po ba nakakaalam na how mutual funds work? Okay? So, papakita ko lang sa inyo itong historical graph or NAVs ng ating isa sa mga oldest mutual fund company in the Philippines, Phil Equity Management Inc. or PEMI. So, nag-start sila like 1994, 1995. Okay? So, they started na 1.1 peso per share. Okay? And sabihin natin, after how many years, no? So, kasi nag-start sila ng 1 peso per share, di ba? Pataas po yun eh. Kung nakikita nyo sa graph, yung blue na line na yan, yan yung NAV per share. Okay? Yan ang kagandahan if you invest in long term. Kasi pataas po talaga siya. Kung short term, talagang may possibility na ma-loss ka talaga. Okay? So, ang actual return nito for 24 and a half years, kung hindi mo pinull out yung investment mo, is 3,498%. So, that is, kung i-average natin per year, that's 142% per year. So, that is, kung meron kang 5,000 rather, noong 1995, in-invest mo yan, nakabili ka ng 4,000 shares, ganyan. So, noong July 12, 2019, yung 5,000 mo becomes 179,882. Imagine,
if you are regularly adding to your investment, hindi lang 179,882. Diba? Yan po ang power of investing in mutual funds. Kasi hindi mo kailangan bantayan yung market. No? Ikaw mismo yung magte-trade. Merong mutual fund investor or yung fund manager ng mutual fund company, yun po yung maglalaro ng market para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin is to regularly add to your investment. Okay? Maganda nga po kung meron kang money, extra money, lagay mo na kaagad sa investment mo. Okay? Yan po ang advantage of investing in mutual funds. Okay? So chapter number 8, understanding retirement and estate planning. So, protect your future. Do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? Who gets your home? Sino makakuha ng bahay mo, no? Who inherits all your bank accounts? Alam nyo ba, kuwari, ikaw may ari ng bank account, tapos may nangyari sa'yo, hindi po yan automatic na makukuha ng kamag-anak mo. Pinapasa korte pa yan. Okay? And can you avoid family arguments over your belongings and keepsakes? 'Di ba? Yung pag-aaway-away ng mga kamag-anak natin, 'di ba? Ma-avoid po natin 'yan with the last will and testament. Matututunan niyo po 'yan dito sa IMG. And do you have funds to pay estate tax? Alam niyo ba kung meron kayong amount of 3 million na worth of your yaman, yung yaman niyo nasa minimum of 3 million, meron silang kailangan na bayaran estate tax para ma-transfer sa kanila yung investment na yun. Diba? Ayaw natin mangyari yun. Okay? Which is, dito sa IMG, meron tayong advanced trainings like workshop. Diba? May workshop tayo na matututunan nyo. Free po yan pag member kayo. Okay? And meron tayong estate planning. Okay? Ayan. So build a strong financial foundation. Babalikan ko lang po yung tinuro ko sa inyo, yung strategies. So dadagdagan ko lang po na yung pinaka-foundation, which is the increased cash flow. Bakit ko po yung dinagdag? Para po, mas mabilis po yung pag-build natin ng solid financial foundation. Hindi po isa-isa. Kasi kung imagine, kung naka-rely ka lang sa iyong sahod, di ba? Paisa-isa mo lang po tatapusin yung kada financial block na yan. Pero kung meron kang additional cash flow na inaasahan, kaya mo pong ma-fund or mabigyan ng fund simultaneously yung pag-build na solid financial foundation mo. Okay? So kaya dinagdag ko na yung increased cash flow. Yan. So we can help you build your solid financial foundation. Okay? By bypassing the middleman. Kasi dito sa IMG, you have the direct access to the financial companies, yung mga partners po namin. Okay? And you can enjoy the discounts from the financial products you buy and become your own money manager. Yun, di ba? Yun ang goal natin dito sa IMG. Okay? So, tapos na po tayo doon sa first part ng ating membership orientation, the financial education side. So, in this part, the second part, I will share with you kung ano po yung mga membership benefits na may enjoy nyo once you become a member of IMG. Kasi useless po yung mga tinuro ko sa inyo on first part kung wala po kayong financial execution or action na gagawin dito sa IMG. Okay? So, I'll start the membership revolution in IMG. First benefit, you will have meron kang free copy ng financial ebook namin, ito. So, mababasa mo siya through your IMG portal. Okay? So, yun po. Pwede, pagka-activated na po yung IMG portal natin, regardless kung nasan ka man, nasa Dubai ka man, nasa Middle East ka, nasa Amerika ka, hindi mo na kailangan ng physical book katulad ng hawak ko. Kailangan mo na lang ng internet at device para mabasa mo itong SSBYF. Okay? Benefit number 2, meron ka rin financial ebook. Yung ating workbook pala, sorry. Okay? So, yung workbook natin is answerable by the portal, using portal. Okay? And yung financial workshop natin, ma-attendan mo siya sa ating portal din. Yun ang kagandahan lahat sa portal.
Okay? Hindi mo na kailangan ng live seminar para umattend ng workshop. Alright? So, benefit number 3. Ato, mag-i-start tayo sa financial education doon sa workshop ha. Ito yung mga matutunan nyo sa workshop namin. Number 1, increase cash flow and debt management. Workshop number 2, building a strong financial foundation and proper protection. Workshop number 3, building wealth asset accumulation. Ito po yung investment, no? May deeper ano yan, financial workshop po dyan. Workshop number 4, retirement planning and wealth preservation. And workshop number 5, building a business in the financial industry. Dito nyo matututunan how to become entrepreneur in IMG. Okay? And exclusive benefit number 8, again, meron kang ebook, no? This is the insurance licensing examination reviewer. May dito po kasi may ano ka, may chance ka to become a broker, no? Broker ng mga financial products na meron tayo, no? Maging agent ng life insurance. So, ito po dati binibili to, okay? 500 pesos po 'yan. But becoming a member of IMG, meron ka ng libreng ebook nito. Okay? Para sure na papasa ka, okay? And benefit number 9, financial checkup. Alam niyo ba, pag ikaw ay magpawa financial checkup or assessment sa isang sa bangko or sa ibang financial institution, kailangan mong gumastos ng 15 to 20,000 pesos. 'Di ba? But here in IMG, this is provided for you for free. Okay? Syempre, magaano ang magka-financial checkup sa iyo is yung mga trainers natin. Okay? Dito sa IMG. Libre po 'yan. Meron tayong group and meron tayong one-on-one sessions. And benefit number 10, 'di ba, sabi nabanggit ko kanina sa introduction, I'm one of the financial associate financial planner in IMG. So kayo din po may chance. At alam niyo ba, meron tayong exclusive members price. Kung ikaw ay naka-base dito sa Pilipinas, 15 lang po instead of 500 pesos, ay 5,000 pesos. Kung ikaw ay base abroad, instead of paying 16,000 pesos, 25 lang po ang babayaran mo. Okay? So, napakamura. At ang renewal fee lang natin, instead of 15, no, kung hindi ka IMG member, 1,000 lang. Okay? Yan ang advantage sa IMG. Exclusive benefit 11. Up to 300,000 free personal accident insurance. So, ito automatic to. Libre to pag ikaw ay naging member ng IMG. So, at the beginning, kung ikaw ay associate, automatic 100,000 po ang inyong magiging personal accident insurance. Okay? So, and then, benefit number 12, 50,000 life insurance. Ito po, with 24/7 memorial concierge service tie up with Everest. So, meron ka pong separate form na kailangan na fill upan, and this will undergo sa underwriting process. And then meron din siyang separate fee aside doon sa membership fee mo sa IMG. So, dadagdag ka lang naman ng 500 pesos para meron kang additional of 50,000 life insurance. O, di ba? Murang-mura. And one time lang yan, take note. So, and then benefit number 13, vision care. So, meron kang libreng frame, no? Dalawang frame per year. Okay? So, pag nagamit mo this year dalawa, meron ka ulit sa next year. Ang kailangan mo lang bayaran dyan is yung lens. Okay? Yung graded lens. Alright? And benefit number 14, free unlimited consultation for members. So, ito po ha, exclusive to Kaiser Medical Centers. Okay? Pwede ka magpakonsulta, nagkasipon ka, pwede ka magpa-check up, libre yan para sa'yo. Benefit number, basta sa Kaiser Medical Center. Benefit number 15, discounted medical services for members. Okay? May mga laboratory na kailangan gawin. So, usually 20% po ang discount. Malaking bagay po yun. Discounted medical services for immediate family members. So, kung meron kang family members na nangangailangan, may 20% discount din sila. Depende po, hindi po yun fixed.
Depende sa kailangan. Okay? Benefit 17, all new members become automatic mutual fund investor. Diba? Sabi ko nga sa inyo, yung doon sa membership fee na babayaran nyo, yung 1,000 doon, panimula nyo, na capital nyo, no? Para ma-openan kayo ng mutual fund investment account ni IMG, no? Through IMG. Pero ang nagsisell po ng mutual funds natin is si Ramper Financials. Okay? And then you can create a sub-accounts, no? Para sa mga anak nyo. Alright? And for as low as 20 pesos, pwede ka makapag-top up anytime. Okay? 20 pesos, take note. And benefit 18, healthcare products and services. Okay? Pwede ka, automatic, pwede mong i-represent yung mga products natin under Kaiser. Meaning, ito na yung sinasabi kong entrepreneur. Pwede kang maging broker ng Kaiser. So, meron tayo sa Kaiser long-term care, sa and short-term care, mga HMO, and 'di ba yung mga nakakausap kasi natin, iba-iba rin ang kailangan nila, 'di ba? And especially yung mga nahuli na, yung mga 61 pataas na, hindi na sila pwedeng mag-avail ng long-term or short-term care. Ang pwede na sa kanila is senior care. So yun ang lahat po, pwede po natin yan pagkakitaan. Okay? By being member of IMG. And 19, life insurance products exclusive to IMG members. So take note ha, exclusive to IMG members kasi meron yung nag-inquire sa akin, wala po sa website ng Manila Bankers Life ang most 18 ng GRP. Yes, wala po talaga yan kasi nag-offer lang po talaga yan is IMG. Okay? You can avail that products only through IMG. Okay? And benefit 20, free investment seminars. Yan. So, and ito po yung mga partners natin sa mutual funds natin. And at least, di ba, maganda dito, ang pag-invest natin is zero entry fee. Di ba? Wala kang babayaran na management fee. Kasi imagine, kung ikaw ay dadirect sa mga companies na to, hindi ka dadaan sa IMG, every time na nagdadagdag ka ng sabihin natin 1,000 pesos, binabawasan po nila ng 3.5% yun as entry fee. Okay? And benefit 22, access to stocks online trading platform. Ang partner po natin dito is si MyTrade. Ang advantage mo dito, meron kang investment guidance, libre po yan, analysis and updates. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa trading. Okay? Sa stock trading. And benefit number 23, exclusive rates with Palawan Pawn Shop. Okay? Take note ha, ang rates ng natin is only for the IMG transactions. Yun po yung meron tayong exclusive rates. Pag ang binabayaran natin is IMG transactions lang. Okay? So, and meron po tayo mga accredited na mga branches nationwide sa dito sa Pilipinas. Benefit 24, save your money on non-life insurances. Okay? So, napakaganda kasi aside dun sa mga life insurances natin sa HMO, even non-life, yung mga para sa car insurance, home, travel, lahat po yan. Ito po yung mga partners natin, no? Malaking, makilalang company po yan dito. So, maka-enjoy natin, di ba? Yung preferred rates natin as a member of IMG. Okay? And exclusive benefit 25, member savings on real estate purchases. Ang partner po natin dito, partners natin is SMDC, Ayala Land, and DMCI. Okay? So kung ikaw ay nagpaplano, bumili ng real estate, condominium, so ito po, may income, may makukuha kang income from the real estate purchases na bibilin mo. And actually, pwede mo siyang gawin ding referral. Pare, may kaibigan ka na gusto kumuha sa SMDC. So, i-refer mo lang siya sa representative natin doon sa mga companies na yon. Sila na yung makikipag-usap. Okay? Yun lang gagawin mo. Okay? Hindi mo kailangan mag-tripping or ikaw yung mag-explain. And benefit 29, discount on special course. Diba? Meron tayo even sa book writing. Meron yan. Case study, how funnels help you focus on ideal audience,
Grow on your income through real estate. Benefit 28, asset preservation service. Diba? Yung sabi ko sa inyo kanina, sa chapter number 8, through asset preservation, doon natin na ma-manage properly or napaprotektahan, no? Yung ating assets or yung yaman natin. Benefit 29, IMG Legal Assistance Program. So as IMG member, meron tayong 2 sessions per year or 45 minutes. Okay? Libre po yun. Okay? So meron ka ng attorney sa IMG. Mahal po yun, di ba? And exclusive benefit 30, Memorial Concert Service under Everest Memorial Concert Services. So ang kagandahan dito, libre po ito. Libre po ang servisyo nila. And di ba nasabi ko sa inyo kanina yung 50,000 pesos from Fidelity? So pwede nyo pong gamitin yung 50,000 na yun dito. Kung naman yung gastos ng Everest, kasi servisyo lang yung libre sa kanya. Yung mga babayarin, syempre babayaran natin. Okay? So, kailangan nyo lang gawin is to call them right away or email. Benefit 31, auto program. So, you can buy your dream car dito. Padaanin nyo sa auto program ng IMG. Okay? So, matutulungan nila tayo dito. Okay? Whether it's cash or through bank financing. Okay? Pwede po kayong mag-avail nitong program na to. Okay? So, just like kami, no, bumili kami ng sasakyan, nakakuha kami ng ano, magandang discount talaga. Okay? And mga freebies natin. Benefit number 32, be in the financial industry. So, ito na, yung pagiging entrepreneur. Di ba? Ikaw, mismo maging financial educator, wala kang boss. Okay, wala kang boss. By doing the mission, you help families achieve the income you want. And you have the online system. Meron tayo very powerful 24/7 na online portal. Okay? And kung ikaw ay utang, makakatulong to become debt-free. Benefit 33, travel the world. Diba? Mas maganda kung magta-travel ka ng buong mundo kung ikaw libre. Libre mo ito makukuha. Diba? Mas maganda yun kesa galing sa bulsa mo. Okay? Meron lang mga qualifications pero at least may opportunity na makapag-travel for free. Okay? So, kami, nakapunta na kami ng Barcelona, Spain, Italy. This year, inantay na lang namin yung trip to London. Lahat po yun nakuha namin for free. So, exclusive benefit 34, promotion pins. So, yan po, meron mga libreng pins dyan. SMD watch, inspired by Rolex. Okay? May mga qualification lang. So, may chance ka din maging milyonaryo dito. Diba? So, pag naging milyonaryo ka na, meron ka mga, ito mga nakikita nyo sa screen. Sapphire, ruby ring, topaz. And, aside from that, meron ka din chance to have your free Rolex. Okay? Original la, authentic Rolex po talaga yan. And of course, aside sa Rolex, meron ka ding chance to have your dream car for free. Marami na pong mga successful na tao dito sa IMG na nakakuha na po nito. Okay? And benefit 39, big promotion, bigger possibilities. Sabi ko nga sa inyo, may chance din po kayo, aside sa long-term healthcare, meron kayong free HMO coverage, no? Na makukuha sa IMG. May qualifications lang din. Okay? So, and benefit number 40, powerful members portal. Ito na yung nasabi ko kanina. No? So, dyan po natin minamanage yung ano natin, investments natin, yung mga other benefits natin, yung vault, andyan din. Okay? Benefit 41, yung daily whoosh. Okay, makaka-receive po kayo ng mga emails from IMG para updated tayo lagi. And alam niyo ba itong Eurocash? Ito po ay parang GCash. Mobile wallet po ito, exclusive lamang sa IMG. Napakaganda kasi lahat ng mga commissions na marireceive natin is dyan po pumapasok. And pwede niyo pong
Yung pwede niyo yung laman po ng Eurocash niyo pwede niyo pick upin through cheque or pwede niyo i-transfer sa bank account niyo. O, di ba? Very convenient. Especially this time of pandemic. Okay, online tools. Yan, napakaganda nitong benefit na to. As member of IMG kasi matututunan mo mag-create ng funnel page, email marketing, affiliate links, live webinar, pre-recorded webinars, survey, events, stat report, mentors. Okay? So lahat ng sinasabi ko sa inyo online tools, this is for you, this is your chance for you to become an expert sa online. So digital marketer ka na, 'di ba? May chance din po, 'di ba? That is part of your benefits. Okay? And aside from that, meron tayo mga exclusive courses, certification courses sa mga members. Okay? So, yan. Nandiyan si Sir Jomar Hilario. Napakagaling yan. So, siya po yung nagbibigay ng training sa atin sa Dominate Tool for the FB ads. Ganyan. And sa copywriter certification course naman sa email marketing, si Sir Alan. No? He is an award-winning email marketer. Okay? And Benefit 4 and 54, Exclusive Money Platform. So sa mga, ito naman pong benefits na i-share ko sa inyo is exclusive sa mga members natin residing outside the Philippines. Yung mga naka-base abroad, OFWs in short. Okay? So, kaya mas maganda po kung kayo ay naka-base sa labas ng Pilipinas, ang i-avail po natin is international membership. May price difference pero ito po yung advantage mo kumpara sa local member ng IMG. Meron kang Visa card. Okay? And then, yung mga exclusive events, kasama ka. Kasi kung kuwari, Philippine coded ka, tapos nasa Dubai ka, hindi ka qualified para sa mga exclusive events ni IMG. So dapat, Dubai ang in-avail mo na membership. Benefit number 56, yan, exclusive runs and contests. This is the same with Benefit 55. Dapat, kung yung code mo sa bansa mo, yun. Benefit 57 and 58, worldwide protection. Ito, kahit nasan ka, meron ka accidental benefit and burial benefit. Yan po ang coverage, 500,000. So, di ba, kanina dun sa pinakita ko sa inyo, sa personal accident insurance, meron kang 100,000. So, yan, meron ka pa 500,000 kung international member ka. And then burial benefit of 100,000. Accidental medical reimbursement benefit. Okay? 100,000. Acts of terrorism. Hindi natin yan maiwasan, lalo na pag sa mga terror na bansa, di ba? Hindi natin mapipredict kung kailan sila aatake. Unprovoked murder and assault. 600,000. And exclusive benefit 62, accidental disablement benefit. Yan. So, ito po, mga parang combo-combo na lang to, no? So, for example, na nawalan ng dalawang kamay, ng dalawang paa, mga ganun. Yan po yung mga coverage. Okay? You can take a screenshot if you want. Pero magkakaroon ka naman ng copy nito once you become a member. Okay? Yan. And yan, ang pinakaganda dito yung repatriation service. Kasi as experience, no, katulad ko, nag-OFW po ako na hindi ako dumadaan ng OWA. Diba? Walang orientation. Parang kinuha lang ako ng sponsor ko, ng ate ko sa Dubai. So kung ganun, hindi ka qualified sa repatriation service ng gobyerno. Okay? So kagandahan, pag IMG member ka, may repatriation service tayo na makukuha. Okay? Ayan. And, ayan, so ito na, ano pa, mainit-init pa, newly added membership benefit natin dito sa IMG. So, di ba, na-realize ng IMG na kailangan niyang tumulong din sa mga nasasalanta ng calamities. Like, for example, si Odette, di ba, sa Cebu, sa
sa Visaya region. Di ba? So, at least dito, may qualification lang to na kailangan mong ma-meet yung requirements, pero at least, meron kang chance na makakuha ng financial assistance program from IMG up to 50%, 50,000 pesos, depending doon sa calamity. Okay? Pero at least meron kang possibility na makuha. Okay? So, ayan po yung aming top 63 benefits as of now, because here in IMG, it keeps on adding. Ako po, nung nagpa-member ako sa IMG, 5 benefits lang po meron. But right now, 63 na and more to come. Okay? So, in IMG, ito po ang ating membership benefit platform. So, you as a member of IMG, you become a one-stop shop solution sa lahat ng financial needs mo. Okay? So, kung kailangan mo ng healthcare, life insurance, investment, and other financial services, hindi mo na kailangan lumabas or maghanap ng agent para magkaroon ka nito mga financial products ito. Ikaw mismo, as a member of IMG, may direct access ka na. Okay? So, ano ba yung mga kailangan natin gawin na action steps? Alright, so, syempre, become a lifetime member of IMG. Diba? So, yan pong, wala pong saysay yung napakinggan nyo ngayon. Wala pong magiging pagbabago kung hindi po kayo magiging member ng IMG. Okay? At syempre, pag naging member ka ng IMG, pwede, for as low as 20 pesos, pwede ka makapag-invest. Okay? So, yung membership fee natin depends on your location. Pero sa mga, sa Philippine-based members po natin, 5,500 pesos po ang membership fee natin. So, you can ask, no, yung the person who invited you dito sa seminar na ito, kung magkano doon sa country kung nasan ka. Okay? And action step number 2, attend the financial checkup. Sabi ko nga, meron tayong group financial checkup. Kung ikaw ay nahihiya pa, mag-share ng details sa iyong sponsor. Pero kung kailangan mo talaga ng accurate financial advice, you should do it one-on-one. And start number 3, syempre, wala ka na ibang gagawin to start doing or building your solid financial foundation. Diba? So, una, diba, yun ang pinaka-importante eh, yung real foundation of building wealth natin, diba? So, ang recommendation po namin is to start with your Kaiser. Because Kaiser helps you build your solid financial foundation right away. It answers already your savings and investment. Meron na tong life insurance or protection and healthcare. Okay? 3-in-1 na siya. Yan. So, I'll give you an example po, no? Quick explanation kasi meron tayong separate training na to. At yun, ang training na yon is gaganapin mamayang alas 11 ng gabi dito sa Pilipinas, 7 PM dyan sa Dubai, or kung saan man kayo i-adjust nyo lang yung time nyo, pwede po kayong umattend nun para po mas maintindihan yung Kaiser Ultimate Health Builder namin. Kasi ito na yung best example doon sa four cornerstone of a good healthcare. Okay? So, ayan. So, I'll just cite an example po. K100 plan po. K100 plan ang recommendation namin kasi at least ang maturity fund po nito is 1 million. No? After 20 years. After ng contract period natin. Okay? So, ang contract price nito is 411,000. For 7 years mo lang siya pag-iipunan. Huwag niyong isipin na bayarin. Savings nyo to. Okay? So for age 30, for example, ha? And ito yung mga benefits. So, ano lang to, ha? Ito yung major benefits na ipapakita ko sa inyo. Okay? So, ang long-term care benefit nito is 100,000 kasi yan yung plan name. Term insurance niya is 450,000. If natural death. Pero kung accidental death, 900,000 po, times 2. Okay? And ang kagandahan dito, you're covered for 20 years. Habang nag-aantay ka ng maturity.
Okay? And aside from that, yung plan po na kinuha mo na K100, matatransfer po sa beneficiary nyo. At yung beneficiary na yun, yun yung, siya yung mag-i-enjoy nung benefits na kinuha mo dito sa Kaiser. Okay? So, meron ka ding free annual physical exam and dental benefit. That's free for 7 years. And kung ito na yung ano no, magsisilbing short-term coverage mo, for inpatient benefit, sa K100, meron kang, for example lang, no, kailanganin mo ng pang-hospital, meron kang 60,000 per year. Okay? So, room and board benefit, 1,000 per day. And maturity amount at the age of 50, kasi after 20 years, so matured na yung plan mo, yung binayaran mo 471,000 becomes 1.1 million pesos. Diba? Ang kagandahan dito sa sa Kaiser, nagbayad ka ng, nag-save ka ng 7 years, ikaw na yung pinrotektahan for 20 years, binigyan ka ng free physical exam, dental benefit, may life insurance ka na, di ba, fully protected niyong family mo, binigyan ka pa ng kita after 20 years. O, di ba? Walang talo. Ito na mga bonus na nasa ibaba, yan ay kung i-continue mo yung earnings ng Kaiser mo. Kung hindi mo kukunin yung 1.1 million. Okay? Kung itutuloy mo, iiwan mo lang siya sa Kaiser. So, and ito naman po yung payment terms. Okay, may 5 payment terms po tayo. So, first is the spot cash. Kung kaya mo na po, kung may natutulog kang pera sa banko mo, okay, may kung kaya mo na mag-spot cash, much better para po ikaw ay makamura. Mas makakuha ka ng magandang discount. Kung hindi naman kaya mag-spot cash, meron po mga different payment options. So, payment terms. So, ayan. And 3.2, kung ikaw po ay nakapag-avail na ng healthcare mo, so kung, di ba, meron siyang 450,000 na term insurance coverage, pwede mo pandagdagan ng 50,000 by availing the Fidelity Life and yung Most 18 para sa mga local base members natin at Most GRP para sa mga OFW members natin. Kasi itong Most product natin is sa murang halaga, meron kang additional of 1 million face amount value na term insurance. Okay? So, ayan po yung premiums according sa age. Okay po? So, hanapin nyo yung age nyo dyan. Like for example, for age 30. Kung ikaw ay age 30 years old right now, so, yan lang pong babayaran mo. 5,710 para meron kang life insurance na 1 million yearly. Okay? So, bakit siya tinawag na most 18? Kasi for the next 18 years, fixed po na 5,710 ang premium mo. Hindi po tumataas yung premium according sa age. Okay? Yun ang kagandahan sa product na to. Okay? And kung gusto mo dagdagan ng riders, like what I said, di ba? Meron tong accidental death benefit and terminal illness rider. So, dagdag ka lang ng 680. Okay? So, ayan po. Kung kailangan mo ng 2 million, times 2 mo lang ang 5,710 para makovered ka ng 2 million. Ganun po ang computation ng most product. Diba? Napakamura. And yung ano natin, yung PDF, yung investment part niyan, hindi nagne-negative po. Okay? And wala rin zero, wala rin charges. Yan. And after that, so you can focus na on investing sa mutual fund. Okay? Kasi yan. Kasi dapat ma-enjoy natin yung zero load, no, forever ng bigay sa atin ng Ramper Financials. So with this powerful membership benefits, you can build your financial foundation faster. Diba? Ito yung advantage mo as being member of IMG. Sa mga makukuha mong benefits, sa mga discounts, talagang advantage mo sa ibang tao yan.
Take action now. Okay? Sayang ang oras eh. Diba? Control your future. The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. You should know how to do it yourself. Diba? So, lahat naman po ay nagagawa na ngayon. Lalo na kawari sa McDo, pupunta ka doon, eh, may mga kiosk na doon na ikaw na mismo mag-i-input ng orders mo. So, nandun na tayo sa era na yon. So, kahit dito sa finances natin, kayo nyo nang gawin through IMG. And be your own money manager, understand how money works, and make money work for you. Okay? So, sabi nga ni Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's already your mistake. Diba? Totoo naman to eh. Hindi mo kasalanan na pinanganak kang mahirap. Diba? Kasalanan mo na kung mamamatay ka mahirap. Kasi eto, may yung taong nag-imbita sa'yo, dinala ka na dito kasi he or she care for you para alam mo kung paano mag-build ng financial foundation. Pero kung yung natutunan natin, ilalabas din natin sa kabilang tenga natin, no? Wala tayong action na gagawin, di ba? Kayo po ang makapag-decide niyan. Pero me, di ba, ako mismo, I encourage you to take action now. Okay? So, again, my name is Andrew Fabiliar Jr., proud member of IMG for 8 years already. Okay? So, build your future with IMG.